Hello po and good morning po sa ating lahat and welcome po ulit sa ating daily devotions. So, siguro po patuloy po tayong ini-encourage ng Panginoon at pinagsasabihan na move as a child of God and do what He says. So, today po, ang ating pong message is entitled Life or Death. Matindi po, mabigat. Pero before anything else, pray lang po tayo. Father God in heaven, we thank you dahil alam po namin na hindi po kayo nagsasawa para po kami po ay mamold according to the way you want us to be. Lord, po kayong manghinawa sa amin at patuloy niyo po kami pagsabihan. May the power of your Holy Spirit, Lord, convict us and help us, Lord, na to have a heart that is willing to obey you. Lord, sa message po na to, inaalay po namin sa lahat ng nakakapakinig, patnubayan niyo po, Lord, na kayo po ang mangusap sa amin lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ayan po mga kapamilya, ang title nga po is Life and Death. At ang verse po natin is taken from Ephesians chapter 4 verse 29. Ang sabi niya po doon, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Akala po siguro natin pag nagsasalita tayo minsan out of the blue, makikita talaga kung ano yung nasa puso natin. No? Pero ang sabi po nga ng Panginoon, once we are with Christ, nawa, sabi nga ni Lord, let no, it's a command. Sabi niya, dapat walang lalabas sa ating mga bibig ng mga kahit anong ways of communication pag nagsasalita tayo sa kanila na pwedeng mag-cause ng discouragement o pangit na image ng isang tao. Nasubukan nyo na po ba yun? Di ba pagka nagsasalita ka tapos may nasabi siyang tao tapos parang anong sasabihin mo tungkol sa taong yun? Halimbawa, nagkaroon kayo ng miscommunication o hindi pagkakaunawaan. Ano dapat ang mag-proceed sa bibig mo? Sabi nga po dito, dapat yung mga sasabihin daw natin is good to the use of edifying. Paano natin mapapalighten? Oh, galit na nga siya dun sa taong yan. Susugsugan mo ba? Ay, naku, ganyan din yan sa akin. Ayan, naging marites na tayo pagkaganyan. So, ano sabi ng Panginoon? Ito po ay napakagandang paalala sa atin. Dapat daw po, magsalita tayo ng something which is edifying. Don't just look on the bad side of the person, pero yung, ano pa yung masasabi? Ay, pero okay na rin naman siya ngayon. At diba, mga ganun, para, ay, okay na ba siya? Siyempre, in a way, ma-i-eris yun sa, mabuburas yung mga pangit na, yung konting pangit na pagkakakilalan sa taong yun, mabubura ng paunti-unti. Isa ka sa mga nagbubura ng mga kapangitang karakter ng isang taong pinag-ayaw ng mga tao na yun. Eh, naintindihan niyo po ba? That it may minister grace unto the hearers. Kasi po, isipin nyo, pagka pansinin nyo, pag nagsasalita nyo yung isang tao pangit, tapos yung dinagdagan mo, pag ginatungan mo pa, di ba parang, pag natapos kayo mag-usap, parang ang bigat ng pakiramdam, ang sama ng sumasakit yung ulo mo, kasi walang kaganda-ganda yung mga pinagsasabi ninyo dalawa. Pero sabi niya, pagka narinig ka na, nung nagsasabi ng hindi maganda doon sa taong yun, tos, ano? Pero okay na rin siya ngayon, mabait na rin siya, ganyan. O, mas na-edify yung mas nakaka-encourage, ay ganun ba? O ngayon, yung taong yun, hindi na siya, uy, tutingnan ko nga kung totoong ganun na nga siya. In a way, nakakatulong po tayo. Sabi nga po sa Proverbs 18 verse 21, sabi niya, na life and death are in the power of the tongue. Sometimes po, lalo na yung sa mga magulang, sa mga nanay na mga anak, tapos nagagalit ka, ang tamad. Imbis na sasabi mo, ang tatamad din nyo. Eh, anak, hindi kayo ganyan, kasi sipag din nyo. Dapat ganun daw. Pag nagagalit nga po ako sa mga anak ko nun, hindi ka ganyan. Hindi ganyan ang pagkakakreate sa inyo.
Hindi ako naniniwalang ganyan ka. Para daw natin kina-cast out yung tinatanim ng devil sa kanyang pag-iisip. Pero pagka ang sasabihin mo, magdidildil ka ng asin, wala ka mapapala, wala ka ng kahihinatnan, kaya sa buhay mo, wala ka ng kanabukasan. Naku, ang hirap po nun, para po tayong nagbibigkas ng death sa tao. Lalo na po, isipin natin sa mga anak natin. Kaya daw po, mag-speak tayo ng kahit galit ka na, yung something that will edify them. Yung parang mapalagay sa isip nila na, oo nga, hindi ako ganito. Oo nga, hindi ako tamad. Yan. Sabi nga po, these life words, yun daw po yung mga life words, yung mga words na nakaka-encourage. Sabi niya, might be called, ay yun pa yun, yung mga life words are words of encouragement. Every Christian, regardless of gift or training, is called upon to encourage his brothers and sisters. Kaya nga po, ako, pagka po, patawarin po tayo ng Panginoon, lalo po pagka yung nakapagsalita tayo ng death sa buhay ng ibang tao. Ngayong araw na po ito, baka aharap po tayo sa matinding mga test na makaririnig natin yung isang tao na kinaiinisan man natin o meron pa tayong tampo. Nawa po, bigyan tayo ng power ng Holy Spirit to speak life words to those people and be blessed. Kasi sabi nga po ni Lord, sabi niya, magiging grace yun, nagbiminister ng grace sa iba nakakapakinig para magkakaroon ng mas mabilis na pag-iisip na may magkakaroon ng reconciliation, magkakaroon ng forgiveness. Pero kasi pag ginatungan mo pa ng ginatungan, lalo magkakaaway-away yung mga taong yan. Yan. Sabi niya nga po, minsan tayo, napaka-superficial na. Hello! O, kamusta ka na? Pero yung sa totoo lang, wala sa puso. Yung para lang, may masabi ba? Pero daw, sabi nga ng Panginoon, let your words speak with love. Yung true love na totoong nagsabi ka na, kamusta ka? At magdugtungan mo yun ng encouragement, ng life words para sa taong yun. Sabi niya nga, ang ganda po nung sinabi dito, words are like sharp knife. In the hands of a surgeon, a knife can heal. But in the hands of a careless child, it can harm. Saan po tayo doon? Sana po, sa araw na to, hindi po tayo magiging careless na child of God. Maybe we are His child, but we are not careless. Kasi si God, ganun talaga. Masakit kung masakit ang mga salita niya, pero yung pagkakasugat niya ay para matanggal yung mga ugat ng mga kasalanan at pangit na ugali natin. At yun, hindi lang niya ini-slice sa atin, kundi ini-heal niya pa. Sana tayo bilang mga anak ng Diyos maging ganun din. At ipanalangin po natin dahil alam kong napakahirap. Pero with Christ, sabi nga, we can do anything. Kaya kung ito po ang sinasabi ng Panginoon sa atin sa araw na to, let us speak life to encourage people. Tulungan po tayong lahat ng Panginoon. And lastly, sabi niya dito, gusto ko pong basahin, sabi niya, we must learn to speak sincerely using our words to help our Christians pursue the pathway of obedience more zealously. Kasi po, ang salita natin napakahalaga. Makikita na lang po natin isang araw na yung mga taong pinagsabihan natin ng magaganda, they will soar high, at kung minsan, sila pa yung magiging mas zealous at mas mag-e-encourage at magiging active sa pagmi-minister din ng ibang tao dahil yung encouragement na natanggap nila ay kakaiba. So pray po natin sa Panginoon na sa araw na to maging vessel po tayo ng encouraging words
para po sa kahit sinong tao na makakausap natin. So, handa na po ba kayo to be an encourager, mga kapamilya? Pray lang po tayo. Lord, alam po namin na kung meron man pong talagang nag-encourage sa amin, kayo po yun at wala ng iba. At salamat din po, Lord, sa lahat ng mga taong sinurround niyo kami para po ipatutuo sa amin, Lord, at marinig namin yung mga encouragement ninyo galing sa kanila. Kayo na po ang magpala. And Lord, hinihiling po namin na sa araw na to, bilang mga anak ninyo, na gamitin niyo po ang aming mga bibig, Panginoon, para po mag-speak ng life words sincerely with all our hearts, Lord. Kaya po, Panginoon, linisin niyo po kami. Linisin niyo po ang aming puso, ang aming pag-iisip. Let nothing, Lord, na itatanim ni Satan, Lord, will grow inside our head, lalo na po sa aming puso. Cast it out, Father God. Break the chain of anger. Help us to forgive. Help us to be patient. Help us to never lose hope, Father God, to people that are around us, yung mga tao na itinaladhanan nyo na maging kasama namin, Lord. We believe that you are the God of impossible things. Kaya po kahit anuman po yung mga nakikita namin ngayon, Lord, pinanghawakan pa rin namin yung pangako ninyo, Panginoon, na hindi kayo susuko sa amin. At saka po, Lord, na kayo po yung mag-help sa mga taong ito to, na mag-grow sila. Just help us, Lord, na sa lahat ng sasabihin namin, hindi rin kaplastikan, kundi katotohanan na magli-lift up sa kanila, na maniniwala sila sa inyo, Lord. At higit sa lahat, Lord, words, Lord, that is so powerful, Father God, para po lahat kami, Panginoon, ma-experience po namin kung paano kayo mag-heal sa aming lahat, Lord. Kung paano yung mga salita ninyo ay totoo at mangyayari sa mga buhay ng mga taong pinapanalangin namin. Lord, thank you. Ngayon pa lang kasi I believe, Lord. I believe with all my heart. You are the God, Lord, na may magandang plano sa amin. Sabi niyo nga, Lord God, plans to prosper us and not to harm us. Kaya, Lord, let it be. Tulungan niyo po kami. Bless our mouth, Lord God, na nanggaling din sa inyo. The power of the tongue that we have, Lord, help us to speak life. Help us to encourage. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po mga kapamilya, and advance Merry Christmas! God bless!